Marine, pero based kasi doon sa nilaro nila, eh, ang nilalo po doon kahapon, Yellow Submarine with the 2-1. Best of 3. So, masabi natin talagang palag-palag din naman talaga yung Yellow Submarine. Even ng game number 1, nakita natin, pumalag din naman talaga sila. Kinapos lang. Pero parang base, same drop dito, 9 Pandas. Oh, so, di na ako magkakapag tumuha sila ulit ng Skyrat. Timber naman, different approach for Yellow Submarine. So, tingnan natin kung yung magiging mga possible drop dito. Hindi naman ganun kalaklaster yung hero din ng offlaner ng Yellow Submarine kanina eh. Sadyang wala lang talaga silang damage other than Sped. At namegahan na kasi sila. Siguro kung di mega yun, kaya yun eh, no? Kung di namega, okay. Wala, namega. Pero hirap pa rin kasi automatic kasi yung lanes dito. Kanina, laging pushing. Naga-arc one din naman. Automatic, two lanes. Three lanes ka mo, pushing. So, Enchantress, ang pipick dito ng Yellow Submarine. At ano kaya magiging third pick nila? Hero na nila ito na. Hindi si Rubian. Hindi naman nagag... As the Koreatan, Enchantress. Five na yan for sure. Position five na yan. And syempre, open na yung ating wager guys para sa first 10 kills. I-bet nyo na yung mga double XP points nyo dyan. Nine pandas. Time to pick. Tayo lang. Strong lane nga yung Yellow Submarine yung soft lane. Pwede lang bugbugin yung magiging carry ng 9 pandas. If ever lang naman, na i-timber off lane nila to. Malakas naman kasama ni Timber pala, dito. No? Mid Timber, so. Pwede rin kasi mid Timber, ginagawa rin ng other teams yun eh. So, tingnan nga natin with the tech speak dito plus Timber. Connection dito ng Yellow Submarine. Third pick naman ng 9 Panda. Sabi mo nga, pwedeng possible Skyrat pa rin to. Ay, wala na. May Tekus na eh. Ah, okay. Sa 9 Panda. Sorry. 9 Panda. Hindi naman labo. Okay pa rin naman yata yung Skyrat eh. Ano ba pamunit? Kanya pang burst nila kanina eh. Shadow Demon? Ay, hindi. Merana? Hindi rin eh. Nine pandas turn to pick. Dango. Gyro pick. Support. Flex pick. Or gyro carry. Possible. Combo sa ano? Combo sa arena. Siyempre, doon yung cooldown. Old school na yun eh. Taka na rin. Goods din yung laning nila. Wala daw bang pasok si Sir Mike? Meron po guys. 4:30. So, kahit anong mayari, makakasap pa natin tong game number 2. Doon nga nakasa sa Sir Sludge eh. Hindi naman sa nakasa. Basta ako. Okay lang sa akin yan. Kaya pa. Kaya pa. Nag-revert ka na into ano, into Jules ulit. Di ka na si Santo Domingo, hindi ka na si Cesar. Oo, medyo na himas-masa na tayo. A bit. Nakalam ka na ba ng tubig? Hindi pa nga eh. Kailangan ko ng water lily. Wala si Jasopas, wala tayo pwede utusan. Oh, pero nag-Crystal Maiden. So, gano'n kayo rin na talaga. Naglabas na ng support eh. This time, 4 pug na sila. O, oh, 4 CM. 4 pug na, for sure. CM position 5. Hero na ni Solo yan, Matic. Si Topo yung nakita kong gumagawa nun. CM 4. Bira ito yung makakita ng CM position 5. Ayun, si Topo lang nakita ko so far. Sarap magkape, mga sir. Kuha na kayo ng kape nyo dyan, tsaka pandesal. Tanahan ko na kayo. So, kung ikaw yung Yellow Submarine, kita mo na gyro carry, pwede mo na i-adjust yung timber mo to mid. Mid or offlane. Pero okay pa rin yata offlane. Hindi, carry na to. Sabi na carry na. Kita mo lang kasi offlane eh. Matic eh. Kita mo na yung matchup eh. Pero ang tapang ng Yellow Submarine, may pug na kang kalaban. Nag-void ka pa rin. Diba, nandun yung sustain. Nandun yung decre pa eh. Decre pa lang. Sobrang laking salot na eh. Eh baka solusyonan nila sa mid lane nila. Ay, pwede. Baka magic. Baka mag-lina. Ganun. Yung mga pwedeng ano pa rin. Lina, ano ba? Wala lang kasi nag-ista per mid eh. Invoker kasi, invoker madalas nakakalusot. I mean, nakakalusot pa rin naman, pero mataas yung chance kasi na ban. Nine pandas turn to ban. Tingnan natin. Pwede nga yata magpakiyaro sa amarin eh. Parehas, pack. Parehas sa both teams maganda yung pack. Walang masyadong ano, hard disabled eh. So, Yellow Submarine, nandun yung Chrono, nandun yung Blasso, pero ang hirap ulit na pack. Sa side naman 9 pandas, merong bite, merong spear, pero dodgeable din kasi ni Pak yun eh. Nag-cast na si Easy at si Owa, mga sir. Di ba nag-cast ka kanina ba? Ano, kasi Owa kanina.
makatulog ka lang, hindi mo na panood. Tapos mamaya guys, abangan nyo, mamaya, one win naman tayo tournament. Ibang tournament naman tayo ulit. Yeah, last din na ito, mga sir. Grand finals na ito, best of 5. Tuwid na magsalata si Boss Joel. So nga, sabi nga naman sa inyo, excuse me. Naimasmasan na tayo, guys. Naimasmasan na. 10 seconds. Tubig na lang kailangan. Wah! Pairam nga ako dyan, wah. Pairam nga ako ng tubig mo. Kailangan ko ng water lily. Kinakapos tayo ng ano eh. Kinakapos tayo ng oxygen. Kuha na rin kayo ng mga almasalin dyan, mga sir. Unahan ko na kayo. Habang drop pa lang, kumakain na ako. Medyo nakano na tayo. Nakaingay nga. Sa ano. Tama. Mm-mm. Ang masarap na ito. Ano? Ihiga. Ipikit. Ipikit ang iyong mga mata. So, Doom will be banned. Storm naman. Bilang dito ni Yellow Submarine. Puro middle lane na. So, may isipan ba nila? Iba yung pop. Yan Boker sila. Speaking of pop. Mena. Kahit mag-gang, dekra-dekra ko, walang pakialam yung Boker. Kumot na lang, Sergio, isang kulang yun nga. Eh. Kumot na lang, pwede na. May una na, may una na. May una na, kumot na nga lang talaga. Ano score ng mga boss? 1-0. 1-0. 1-0 po. Favor sa 9 pandas. 10 seconds. Ano na, kumot tapos papatayin na lang yung ilaw dito. Pwede na sa tulogan yan. Oh, kasi boss yung aircon eh. Night-night na, bukas na yung aircon eh. Comfy na, malamig na rin yung kwarto. Rekta na daw to mga boss, tatagos na lang mamaya sa door. Ayun lang, wag naman. Yes po, nakikita na sa gilid yung mga kung sino yung nanalo. Ay no, yung yellow... gold na, yellow nugget, ganyan. O yellow bar. Yellow dot. Yellow bar. Yellow bar o yellow dot, makita mo sa team sa merong yellow, automatic. May score panalo. Po yun. Yes. Paralo yun, ibig sabihin. Ikas nyo ba bong series? Depende po sa game number 2. Kung pass game, pwede. Pwede namin ikas yung game number 3. Kung long game naman to, abutin tayo ng mga almost 5 AM. Eh, hindi, baka hindi na po guess natin game number 3. Pero, okay, nandun yung save. Mm-hmm. Yung lubog dito, once a microno. Tapos, counter pa siya. So, saan o? Primal Beast? Primal Beast, tsaka ano, Timber. Siyempre, yung Argan Orb, napakasakit yan sa mga STR eh. Gusto mo na, Sir Jules, 2-0. 2-0? Hmm. So, tingnan ka natin. Kung 2-0 nga talaga ito, ako feel ko 2-0 din. Sobrang ganda noon, parang nabuta, sobrang laking butas ng OD. Pero taka kung di talaga sila nag-mida noon, no? Invoker, open-open eh. Okay lang din naman yung invoker sa drop nila. May tank na sila noon. Kumuha sila ng dalawang tank, which is quite good naman talaga pagdating sa clutch. At least yung chrono mo, hindi naman laging necessary na ibitaw mo kasi meron kang tank na dalawa. Pero dahil nga sa nag-OD last pick titong 9 pandas, pwede sila mabigyan. Nag-benefit pa, na-counter may dalawang STR, tapos na-counter mo din yung chrono. Carry, oo. Tapos madali pa mabara. Siguro maganda na lang dyan. Huwag lang siguro si OD mauli. Yun nga, yung OD yung mga chrono nila. Pero may pug na kasi. Without nullifier, parang dalawa yung save. Magtutulungan lang yan eh. At the same time, mura silang damage na papasok inside the chrono. Maliban siguro sa... Ayun pa, walang... Bumpa ng Teris. Yan. Wala pang outside damage na magagaling sa chrono, no? Wala namang mga snapper, laguna. Walang mga magic na burst, eh. Kaya ako nasabi na 2-0 kasi for 9 pandas, ang basic execute ng drop nila. Sir, just okay ba manirahan sa Deka, may kawaya? Naka-score kami unit dyan, lipat next month. So far, okay naman, guys. Ako, wala naman akong parang nakikitang... Siguro ang pinaka parang ano ko lang dyan. Concern ko lang. Pag bagyo or maulan, hindi ba sa loob ng deka, baha doon sa daanan sa labas. Gets mo? Yung parang, kare dito, ito, example, ito yung buong building ng Lupon. Pag maulan, hindi siya baha rito. Baha, yung sa labas. Kira mami. Oo, yun. Ganun. Yun yung parang medyo okay, yun. Kasi naman problem. Kasi yun yung mismo yung ano. Oo. May pasok talaga ako, no, Boss Roldan, sa stepping. Oo, may pasok po si Sir Mike, guys, eh. Ka namang away. Sa, kami naman ni Sir Mike. Gusto tayo ng umaga. Kami naman, Sir Mike, walang problema kahit ikas namin, kahit game 5 pa yan, eh. Kaso kung may pasok naman yung tao, guys, walang tayo magagawa. Then yung mga other caster natin, syempre pagod na rin nag-cast kanina. So, syempre, hindi ko namang makakast mag-isa, lalo hindi mo na ako play-play-play.
So intindihan mo natin kasi bukas different tournament sa mana ang ikakas natin. So abangan niyo na lang. One win. One win. Hindi ko sisibagan magkas, may pandesal sa harap ko, may peanut butter, may kape. Diba? Ready na ready na sana yan. Ngayon, ay. May sok pa eh. The battle begins. The battle begins. Will they be able to catch someone? Ayun, ayun na, na. May nahuli na. Although di naman tamama yung blood grenade, so hindi siya may slow. And continuously why? Masasustain siya ng kanyang nature's attendance. Oo, oh, pero top to yung liyata mo bubuhay si Dark Lord. Joke lang pala. Sir Sludge, buhay din pala si Dark Lord. Ako, at si Romy pa yung nasa delegado. Takes pa nga delegado. Thank you, Primal Beast. You are the savior. Pero 4, si ano nga sila, CM? 4 CM ang ginawa nila rito. Okay, very interesting to na first time ko lit, may nakas na CM position 4. Ako, hindi ko nakas din talaga. No. Dream League, si Tofu. Ayun niya. Gaming Gladiators, 4 CM. Diyan din na bago sa akin. Pero ano dyan, Sir Sludge, ano ba masasabi mo sa laning stage natin? Siyempre, yung killing potential dito, nasa side ng Yellow Submarine, pagdating dito sa top lane, Primal Beast ano yun, Dekis eh. Mas mataas yung killing potential nila compare sa Gyro Pugol. I mean, meron silang, kaya nilang makipag-trade kill. Pero pagdating na kasi yung Yellow Submarine, masakit eh. Oh, yun lang. Saka pwede lang mag-onstat out eh. Yung Primal Beast, may pang-escape mechanism. Pero sa may baba, eto, ano ba dito sa baba, Sir Stooge? Parang hirap pumatay sa Yellow Sub, no? May hirap pumatay kasi may time walk, may heal. Lalamang pa yung... if ever in channel, kasi pwede siya kumuha ng ano, neutral creeps eh. Meron po bang dyan? Good na yan. Walang betting sa ito niya, Sir Mike TV tsaka Bill CJ. Ah, oh, meron guys! Orphanage yan. Yeah. 24/7, hindi nagkasarayan guys. Even without Jay guys, makakarating pa rin kay Jay. Ganun katindi ang Orphanage. Pero ito si Antares at ayun na nga. Ayun yung sinasabi natin. First blood nakuha dito ng Yellow Sambarin and that first blood is brought to us by 1xbet mga sad. Mag-register na kayo using our promo code na Kuya Nick all uppercase all, or all capital letter po para makuha nyo na yung welcome bonus namin na up to 6,000 pesos. Kung may katarungan kayo, PM nyo lang yung Kuya Nick's page nang masali na kayo sa aming prediction GC at syempre yung lately nakaka-add lang namin na GC namin sa Telegram. Sumali kayo dyan para may chance kayo na manalo na ng 500 voucher. O nagagalit si Boss Lester, sa ang school may pasok na linggo, kahit sa ang university walang pasok pa linggo. NSTP nga po namin, event din kasi siya at the same time. Oh, event plus NSTP daw kasi. Hindi siya normal na pasok namin, NSTP namin Sabado talaga. Fun run tsaka cleanup drive na malaki kasi yung percentage ng activity since wala kaming prelims sa NSTP. Doon kukuhain, kaya kailangan pumunta. Oo, oh, alam niya na. Ayun yung explanation talaga nung kung bakit ako pupunta. Kung bakit ako tatakbo ng 5 AM. Sino bang baliw na tatakbo ng 5 AM? Oh. At least, malibang alam niyo. Kung ano ka talaga. At least, alam niyo. Matik naman yun ever since pag Sunday wala naman talaga pasok kahit universities eh. Unless may event. And sabi nga ni Sir Mike eh. Kukunin yung grade namin sa prelims kasi. Importante yung pagpasok niya mamaya kasi hindi lang naman totally NSTP kasi may mga event pa. So now you know na, Boss Lester, baka hindi mo pa rin nag-gets. Pag hindi mo pa nag-gets. Pero hindi ko kayo nawin, nag-explain lang ako ah. Oo. Sorry, gumain ako. Okay lang, early ka naman. Kain lang din. Sabi ni Boss Darin dito, ah, good student naman pala, tulara niya na. Ayun nga. Eto. LPM Manila, NSTP, Sunday talaga, 7 AM. Oh, grabe naman yung 2 PM. Ibig sabihin, baka nag-aaral din yan si Boss, ano, CDC sa Twitch natin. Ayun, daw, med school, may pasok ng linggo. Oh, diba? Hindi naman porket, diba? Tama naman eh, hindi naman porket linggo, walang pasok eh. Hindi reason yun. Hindi man lahat ng universities pag linggo, walang pasok. Hmm. Sir Mike, paano kung may event sa school nyo, top lingot, pero TI, TI and ikakas mo? Depende sa event. Kung wala naman grade yung event, di ko pupuntahan yun. Kung wala naman siyang, mapakialam sa ganun eh. Kung wala naman siyang, parang tulong sa grades mo, huwag mo lang punta talaga. Pupuntahan yun. Kung event-events lang sa school, wala talaga yun, kahit naman since high school eh. Kung event, tapos wala naman dagdag o bawa sa grades mo, ba't pupuntahan? Saan beses lang na tapo mo ito sa ano, event nung high school na walang bilang. Yung rate party na ito, guys. Suntukan natin. Pero ito, sa may tapat,
sunusuntok din yung Primal Beast, pero makakaligtas naman. Si Asdecoran din nakapunta, nakaligtas sa baba. Kala natin sa top lane may patayan. Naku, delikado si Dark Lord dito ha. Aray, muntik na mamatay. Ito sabi ni boss ano, Stagnum, LPU Manila ako, Sunday NSTP namin. Ayun. Ganda niyan. Sabi ni boss, ano dito, LP. Mas marunong pa kayo sa may schedule. Yun nga eh. Yun nga eh, nakakaisipin nyo ha. Nagsisinasabi ni Sir Mike kay pasok. Yun na sasabihin nyo na Sunday may pasok. Sang school ka, di ba? Mas marunong pa kayo doon sa nag-aaral. Maintindihan ko kung classmate yun sa Sir Mike, tapos sinabi ni Sir Mike may pasok, tapos wala naman talaga yun. Maintindihan ko yun eh. Di ba? Pero Sir Sledge, yung Sigetaka, low on HP yung kanyang hero sa may mid. BS eh, psychology po tayo. Go. Medyo low level pa kasi Sir Mike eh. Medyo maintindihan natin may advantage pa din talaga si ano dyan. Si Timber, siguro mamaya pagdating ng mga level 7 o kay level 8 dyan. Dyan na lalamang si Team, si Odi. Tata si level nung third skill, alima na, makapag-arcane orb siya every time. Pero no, si Antares. Yung nice one ni Chantress, na-deny niya yung alaga niya. Pero continuous lang ang pressure dito. 9 panda sa may mid. Tulungan na nalang mid laner nalang dito. Pero wait lang, erase. Habulin ba nalang Crystal Maiden? Mukhang hindi naman na. Masyado nang malalim. At ang nasa delikado pa ngayon si Asdecor. Gusto ko kakabuhay mo lang. Ayun. Binabahan ng langit at lupa. Makulit. Oh my god. Why are you like that, my friend? Pero good side na lang dito sa side ng Yellow Submarine. Mayaman yung gyro nila. Yun na lang. Ayun. Pag-asa. Ay hindi, kalaban yung yellow sa kalaban ng yellow sa. Ayun nga no. I mean yung Void. Yung Void kahit paano hindi naman makapahirap pa sa bottom. Isang buhay sa baba. Pangalawa siya sa network dito eh. Ba. Tapos tapos ang trabaho niya lang diyan, macro na niya yung OD. Solve na ano. Tapos na ang boy kasi yung si Dark Lord, Primal Beast sa Timbers na nabahala diyan, may damage naman yung mga 'yan eh. Sana ganoon mangyari, scenario. Mahirap kasi mag kumaga tayo as a caster, nag-execute tayo or nagsasabi tayo ng mga pwedeng potential lang mangyari sa clash. Ano gusto ko sinabi mo? Or kasi hindi tama naman. Let's say magkasabi tayo ng mga pwedeng possibilities scenario mangyari sa clash. Tapos hindi nangyari. Eh syempre hindi mo tayo naglalaro eh. Possibilities nga lang siya na pwedeng mangyari. Ay, pero top lane, gumalaw na si ano rin. Dark Lord dead. Possibility na pwedeng mangyari. Patay talaga. Ayun, namatay nga talaga. Magganti naman daw sila Antares, pero si Asdecor. Dalawang support lang to eh, damay pa yan. Hindi sila talaga dyan, solo, double kill para kay Iris. Abay, nambubura talaga, pero nang-TP yung UD ha, pero yun lang. Bago siya makapag-TP at actually, in-stop niya na yung TP niya, eh nakuhaan na sila ng 3 heroes. Just like that, walang kinumit na super big skill yung Yellow Submarine, pero they were able to get big kills. Boss, pababa na ata tama mo. Siyempre naman, pababa na. Wala na, pawala na pang ano to. Pwede na pang pahingahan na. Si Jay Apple, pwede naman yan. Pumasok sa 7 si Sir Mike. Huwag ka nang umi-Apple, Jay. Hindi ka naman nag-aaral eh. Grade 1 ka lang, boy. Umi-Apple ka man dyan ha. Pag grade 1 lang, shut up lang. Tatrash na ko. Makulit ka na eh. Tapa comment ka. Ayan. Ngayon, pinakayong patay na dapat yung guys, si Jay umi-Apple po sa comment section. Huwag na doon puma- ako naman, okay lang sa akin. Magtapos na lang Sir Mike. Kaso Sir Mike kasi guys, may pasok talaga eh. Ano magagawa natin? Ipilit ko na si Sir Mike, sige na, kasa natin yun. Hindi naman pwede, diba? Hindi, siguro kung hindi sobrang long game yung game 1. Pwede, kaya, no? Kaya. 93 minutes kasi yung game number 1. Grabe naman kasi. Napakatagal. Pero uy, hindi naman na itago, pero abutan pa rin ba? Hindi naman na. Hindi na. May vision din kasi dyan yung Yellow Submarine. They've got the ward, which is matito ward naman agad ni Solo. So, medyo kahit pa paano, hindi naman naging in vain yung pagpunta nila doon. Nag-graduate ka na pala. Depende, kasi pwede ako mag-HR dito eh. BS psychology ako eh. Kung mag-industrial, you know, industrial psychology ako, pwede. HR sa may caster. Wew! Memo ka talaga sa akin. Lakas din doon ng carry na rin panda sa beast doon mag-farm. Oo nga. Kanina, di ba? Grabe yung... Sabi mo nga, nagtatak nga. May heart na yung naga siren niya kanina eh. Si Dark Lord.
So, Tread sabay dalawang nalop talisman going for 4 stop. Yung Audi rito, Kongo naman naging item yun kasi upgraded to Hurricane Peck naman yan later on eh. Oo. Surprising lang na hindi Witchblade. Pero bottom lane, ayun lang. Wala ka na talagang kawala ron. Krono ka na eh. Krono plus Beyblade. Pure damage ni Timber. Good luck. Baka mabu. Baka mabu nga talaga. Sabi dito, Sir Studio, dalawang game na yun eh. 90 minutes ba? 92 minutes ba naman? Talaga naman. Diyos ko. Game to game ano na tayo ngayon? Sana. Game 3. Pero wait lang ha. Nakapag-tipid dito safety ba? Ay, yes naman. Easy lang. Kala ko makapopunyeta pa siya eh. Dyer's bottom tower is under attack. Terminate 6-3. Timber sa meron niya ata siyang Kaya, tsaka Sanj. Napagsama ko agad. Hindi, kaya lang. Kasi Arcane Boots sa Bliss. Kaya, sakto yun sa 6-3. Umaga na eh. Ayun, kaya. Radiant's middle tower is under attack. Tatalon. Hindi, umaak pa lang ang Tegis. Maak lang, pero dalawa ng support na dito na yung Padres yung tumutulong sa Odia. Sinusulit nila yung catapult. Kahit pa paano, dealing some damage ay, together with the Pugna Blast. At ayun, namatay na nga yung catapult. Pero wait lang, nasa delikado yung kanilang carry dito sa bumaba. Makakapag time walk out naman. At si Solo, together with these two teammates. At tuloy lang ang pressure dito sa may mid. Kaya wala, kaya naman, wala makabackup dun kay Business Void sa may ibaba. And syempre, since wala siyang backup, jungle na lang talaga ang punta dyan ni Satanic. Maganda naman rito, yung Primal Beast, free sa top. So, pwede niya pressure to kahit matik yung tower, possible lang wala mag-TP sa side ng 9 Pandas. Boss J, tamang supervisor ng schedule. Ng schedule ng caster dito sa comments. Ano ganyan niya, pag di nagkakas, mambubosit lang yan sa mga nagdalawang game. Matik yan si J. Hindi guys, pasensyaan nyo na. Ano kasi talaga si J guys, laki sa ano. Laki sa layaw. Laki sa layaw. Jeprox. Bira kayo isbak na nga ma. Oo, oh, congrats sa ano, Enigma. Na nakapasok nga sa Enigma, ay Enigma tuloy, sa MENA region. Yun. For qualifiers. Represent ng Elite, ay ng Elite tuloy, ng Elite League. Diba sa MENA. First time ulit natin makakasi Miracle, no? So, it's been a long time eh. Sana 90 minutes ulit, ganda niyan. Ikaw talaga magkakas dito, Boss Siri. Makulit ka na, Sir Sire. Ikaw talaga magiging ano, play-by-play dito ni Sir Sludge. Pili ko matapos na, Sir. Solo kill ka, solo pili ko saktong-sakto yung pagtapos na ito, Sir Mike eh. 4 a.m. na, tapos 5 pasok mo. Mga before 5, matik yun, tapos na to. Pwede, pero ako. Eh, chandras na naman. Ah, given it. Pag nabuhay, dinaya. Wala na. Ano, ilista mo na yan? Hindi ko mabubuhay yung tropa. Sige, patagalin mo lang. Was trying to buy some time para makapag-pressure, kaso wala eh. Ayun pala, Sir Stooge, mahirap pala bumasok Yellow Submarine. Oh, kailangan, easy boy, di naman siya totally pang pasok ng tower. Compare dito sa side ng 9 Pandas, may Blast, Big Iron na po prot, may tatalo mamaya sa kanyang makulat na Mars. Sakin na natin. Yun pala, pwede na lang ano, pwede na lang problemahin talaga later on. Ang tanong kung mapoproblemahin ba nila yun. Kasi bago nila problemahin yung ganun, dapat lamang sila. Dapat sila yung bumabasag. Paano kung hindi na sila yung bumabasag kasi sila na yung binabasagan? Di wala din. Sabi ng viewers natin sa Twitch ha, kilala ko yung si Jay, dating stature yan dito sa amin. Wala, Jay. Na-expose ka, boy. Expose ka na. Hindi guys, nasa mukha naman. Hindi, kahit di mo sabihin, Boss Rosun. Itsura pa lang ni Jay. Basang-basa. Ay. Ginagaw nila yung OD. Pero again, Solo with the sustain and Antares. Backing up yung kanilang mid laner. At grabe. Binabahan na rin na sana din si Cliff si Rui doon. Pero ito, nalaban naman daw. Kukuha ng trade yung Yellow Submarine. Aabutan ba si Solo? Hindi. Thank you, Kiyotaka. With that four stop, makakaligtas din si Solo. So, 1-for-1 exchange. But I don't think na in favor pa rin sa 9 Pandas yun. Sabi natin favor sa 9 Pandas, pero good sa rin yun sa side ng Yellow Summer. Kahit paano may nakukuha sila mga kill na may streak sa ulo. Ayun. Malaking gold na rin yun. Ayun naman talaga. Si totoo po ba walang ID si J? Yes po. Oo. Kasi isa ako dyan walang ID yan. Kasi po isa siyang elite. Pinaka-ID niya siguro sa Lupon. Yun oh, na lang. Lang. Wala pa rin siyang passport. Ano ba may paano kakukuha ng passport kung wala kang ID? Ayun nga.
Off, Enchantress, ginugo din sa bottom lane. Dali pa naman kumuha ng postal ID. Wala silang ano. Ayun lang, Marut. Nandito na rin yung Pugna for the magical damage. Ngayon ka mawawala yung kunat mo. Actually, yung ano mo, yung tagal mo dyan, mawawala. Ayun nga lang, inabot dito si ano, Enchantress. Sayang, hindi kumuha si Jay ng ID nung hindi pa nasusunog yung ano, main office ng postal. Isang araw lang eh. Pwede eh, kung may kakilala kayo sa loob. Pag wala, hindi, isang araw lang talaga pa kaya. Fight ka lang, 600. Kasi isang comment yun, nabasa ko eh. Nasabi? Pag wala. Parang magpapaka, ano daw, copy. Ah, mga na dyan, Paul Encanto, kamukha mo yung partner ni G, Cash G. Baka dyan, Paul. Nabasa ko dyan ah. Ako, Jay, binasa ko lang. Sabi ni, ano yan ah? Asa na yun? Taibon man, pero may tanga. Spear yun lang, na-spear shot. Nababante sila ng Arena of Blood dito. So, si King, or rather, si Satanic, eh, ma-waste yung kanyang Chrono Spear na itago. And pagkatapos niyan, patay na rin siya. Doon lang, nag-mess up yung Yellow Submarine, Sir Stooge. Is this gonna be a snowball game for the side of Nine Pandas? Pwede, kasi... Pwede. As long na dumadami item dito ng Nine Pandas, dito sa sitwasyon na to, habang tumatagal, lalong pumapabor sa kanil eh. Bakit pala Maelstrom tas BKB din one? Wala na siya magagawa, kailangan niya mag-BKB agad eh. Dahil naman rin yung ano, yung usual na build ng Pitcher's Void talaga. Maelstrom BKB. Para makalaban din agad siya. Ang problema nga lang, kahit mag-BKB siya, kung di naman yung... OD mo krono niya, itatago lang din ang OD or isusustain lang din ang Pugna. So, hard faceless void game talaga to. Kailangan siguro at least support yung mga unahan niya sa backline, tapos may gumo kay OD or krono niya sa OD, may totalin sa backline para hindi masave. O kaya pwede, ma-force nila yung tago muna. Makita mo nilang gamitin yung Astral Imprisonment. Tapos matiming na tsaka mag-krono. Ako yung spa din. Na naman, apat na hero. Actually, lima yung heroes dito ng Yellow Submarine. At ready sila kumuha ng heroes sa may side ng Nine Pandas. And finally, they were able to get heroes nang walang namamatay sa kanila. TP. Ayun lang, nag-log. Oh, pag na-boy din ayaw. Step dance. Bigyan mo ng 2 pumps and direct. Wala na. Yun. Sinipa na tayo palabas. Yung feed na mismo ang ano. Yung feed na mismo ang inalis sa Dota, mga sir. Ah, Dota TV lang yan, Rick. Hindi siya, ano, lobby access? Ba't kaya sila nag-log? Ano yun? Nag-crash yung, ay, sorry. Ay, akon pala ito. Nag-crash yung Dota nila mismo? Pwedeng log. Or, Mike, pwedeng ganun. Nagpalit ng ako, parang si Jay. Kaya magpalit ng ako. Saglit ng mga sara, mukhang may ano. Mukhang nagpalit mo na yata ng something yung ating lobby. But still, syempre, mukhang ongoing pa rin naman yung game natin. Boss dude, balita sa Shopify. Wala pang announce eh. Mahirap kasi magbida na tayo gagawa ng team nila. Hayaan natin sila. Ayun. Hope for the better, nakita. Best na lang. Hindi natin nakita kung namatay yung ano. Namatay yung ayan, namatay. Mars, pero ito may mapapatay yung Mars. Basag planggana ka sa akin, Alba. Ano, Rue. Shoutout, Dota Stream, habang nagkakape. May shoutout sa iyo, Harry Powner. And kape. Uli mo pa ako, ha? Kung gusto, boy. Radiant's top tower is under attack. Kinakatanga na rito. Hindi nyo ako mahuli. Mabilis to. Salamat sa info, Boss Jules. Yes po. Hindi pa rin naman nag-aaral si Shopify. Kumbaga, parang si Jaboy pa rin ata currently dun. Tsaka, itong run nila guys ha. Itong recently run ng Shopify. For me, napakaganda nun. Si Morty, si Buibili na second item BKB. Yun. Gumagang level 3. May sakit yun. Ha? Ha? Ako magkano dyan. Diba? Kulang ko yan. Parata daw. 19 minutes, 9-9 score natin. Tricky network lead for 9 Pandas. Hindi naman pala totally one-sided or snowball yung magiging
game nila, may chance pa rin or may fighting capability pa rin dito yung side ng Yellow Submarine. And speaking, ayan, nag-smoke up the seat na sila and will try and go for the rush beat. And which is nandoon yung 9 pandas sa ngayon. Sinusulat lang nila dito yung RT4 ng Taka. Kaso aware na dito yung 9 pandas ako nasaan yung carry ng Yellow Submarine. Ayan, nag-run na rin nila. Nascan na rin nila. At ayun na nga, late na. Mapasok pa rin ba? Late kinansel niya na pero naitago si Dark Lord nasa delikado dito at wala sa kanyang Aegis na lalo sa may Udyan na kumbo nuburago dito sa Astigor at yung dalawang support ng Yellow Submarine at nalaba naman sila but again wala talaga silang damage dahil malayo yung faceless void at nagmistula silang punching bag dun para kay Kiyotaka ang sarap niya naman wala pretty isip mo di pala wala Aegis may hindi ako ko yung paglaban dito ng Yellow Submarine napatay nila Odi with Aegis sa reset agad sila. Tatsod nila, may crawler pa rin naman eh. Oh my god. Guys. First usage ng BKB ng Timber yun, kung di ako nagkakamali. Tsaka hindi ko rin napansin kung paano na-cancel yung ano, yung onslaught ng Primal Beast. Kaya naglakad siya papasok ng Rosh Pit eh. Si G dahil pa siya sabi, sagay naman sa'yo Jay, ang aso hindi siya masagot sa Master. Tandaan mo yan. Timing lang. Diba? With that, may Aegis pa rin yung 9 pandas at pwedeng-pwede pa rin nila sulitin dito yung hawak nila na puso na iyan at kumuha ng objectives. Sige sa natin, side ng Yellow Submarine. Pangat heroes kasama ng Void, walang FF up pagka-chrono. Ayun nga yung sinasabi natin. Walang follow-up na. Nga. Follow-up pala. Eh, winan doon yung FF. Mga other spell. Winning Rip, Legendary Orb, landmine, bomba, pero wala sila yung solid na parang solid, sabihin natin cataclysm, ganyan, diba? Wala silang yung mga ganun, yung mga pumbers talaga. Pero to, wagers are now open for less than 2 minutes para sa game 2 winner natin. Tinangan natin dito. Mayaman yung OD, mayaman yung Gyro, mayaman Timber, even Void dito. Dikit-dikit lang yung network nila dito, ha? Sir Mike. Ano ba binito ni Odi? Aghanims? Oh, Aghanims. Para ano, maganda yan. Para sabihin natin makrono man siya. Para medyo tumagal siya, no? Pag nakrono siya, may pwede mag-proc yung Aghanims niya. Ano yan? Instant shield. Tapos ang maganda dun sa instant shield na yun, hard dispel. Muntik na tayo. Oh! Muntik na. Bakit? Video na ano yan eh. Muntik na tayo doon. Kahit mga 50 minutes lang, kota na to, sabi ni Polo. Okay na naman sa'yo, 50 minutes. Ay, importante. Eh, si Sir Mike. Keep it lang. Parang hindi Timber so yung pinapalo, yung ano. No, alam mo siya, pampakuna tayo, Timber. Item niya rito, BKB, kaya. Kaya. So, kahit sabihin mong pampatayan yung item niya, pampatayan. Hindi siya pampakunatan. Nah, alam niya, yun yung kulang nila, damage eh. Kasi nga, yung faceless boy, kahit makapag-chrono talaga yan, kung walang damage, wala din. Kahit sabihin mong 5-man chrono pa yan. Ayan na. Dalawa to. Ayan na. Na-break yung ano. Walang BKB to ngayon. Sir Stitch ha. Ginamit niya pang TP out at na-hold on. May islaw. Nakulong pa siya dito nung Mars. And I think that's it for the Timber. So, sabihin ko dalo. Takibox yung tuon niya. One by one. Ay, naku po. Patay na. BKB. Uy, buti na. May BKB naman pala. Medyo swerte pa. Medyo swerte pa si ano rito. Si Boy dito nakapag-BKB siya right on time. Pero parang ganun pa rin eh. Makukuhan at makukuhan pa rin sila ng objectives dito kasi tatapang lalo yung 9 pandas dahil wala silang walang BKB yung kalaban nila. Clear muna ayan, siguro clear mga creeps. Yung muna taga pinaka-the best gagawin dito ng 9 pandas. Ayun lang. Push lang. Mabilis lang yan. Gyro character na may pug na sa likod yan eh. And speaking of Gyro, may BKB na rin siya. So, paano nila papatayin to? Ang masama din kasi dito mga sir, yung magical damage ng Faceless Void, which is yung time lock. So, kaya sabihin mo may makro na siya. Other than the tago, pag nakapag-BKB yung makro na niya, bawas din yung time lock. Inaabangan ako ha, hindi pwede yan. Alak ka. Inaabangan pa ako na si Rerik ha. Hinuli ka. Mukhang 3-0 ah, pwede. Hindi ako talaga, ramdam ko ito 3-0. 3-0 yung 9 pandas no? 9 pandas naman talaga yan? Ewan ko lang pag nag, ano pa kayo rito? Submarine. Ano yan? Salbabida? Submarine?
Tara, nakuha na rin dito yung tier 2 top tower ng Yellow Submarine, ha? At isang outer tower na lang ang natitira for the Yellow Submarine and 9 Pandas. Sulit na select yung kanyang yung kanilang Aegis of Immortality. Sabi mo mga viewers at easy negative 2.5 ayun nga sa mga 3-0. Pag negative 2.5, pag naka-isa yung Yellow Submarine, talo na kayo. Pero okay lang yung mga finals kasi natin yun, puro 3-0. Hindi, Falcons naman kasi yun. Falcons all the way yun. Iba yun. Grabe. Eh. Ibang league, ibang laro ka ng Falcons eh. So bang yaman na rin ng audit wila, no? Ha? Nigma 3-0 din, no, kanina. Miracle is back, guys. May nagbago ba lineup ng 9 Pandas boss? Oh, wala na si Miero tsaka wala na si Ramses. Oo, yun lang. Yung sa 9 Pandas na malakas ha, nung mga bandang Bali Major ganyan, no, ayun yung lineup nila na medyo solid. Kailan laro ng Nigma boss? Tapos na po, 3-0 sila. Sa Western Europe. Western Europe. Ayan. Eastern tayo ngayon. Dito tayo sa ano, sa hometown ng Team Spirit. O sa region ng Team Spirit. Sir Gio, tabi Pilipino. One time lang, Sir Gio, solo cast ko, solid finals naman eh, para makita natin lupitin satanic. Ang masabi ko lang sa'yo, Jay. Ano? Tama ka na. Tama ka na, Baron. Baron! Madaling araw na, baka marami kang customer dyan sa Dibata Paris mo. Magtinta ka na dyan. Mira kayo ng sumilbay po. Dinadayo pa yan. Mira kayo ng sumilbay yun, yes po. Mira kayo ng sumil po yun. And currently, parang nagka-issues din kay Sumil na parang talo ata siya sa pagdating doon sa labanan ng ano. Sa kaso niya sa EG kasi yun eh. Yung may contract siya tapos lipas siya ang team. Nalala mo yun? Actually. Yun yung naging scenario doon eh. Op! Kiyotaka going for... Parasma. Parasma. Ang parasmo, Kiyotaka. Pag nanalo sila dito ng 3-0. Naglabas mo tayo, Major Rick. Hindi po tayo naglalabas, ha? After 10 kiss? Ah, naglabas ba? Hindi ko matandaan. Nag-lost. Ah, nakapikit kasi ako. Hindi ko nakita. Yung ano yan, game to winner. Yellow Submarine, dating team ni team ng Spirit pero si Miro. Yes po. Oh. Si Miposhka, si Yatoro, and Collapse. Diyan po galing yan. Toronto si, Tokyo din. Oh, Toronto Tokyo. Pero yung tatlong yun yung lagi sa Yellow Submarine. Tapos si Mira po, bago-bago lang na player. Pero alam ko, umabot din siya sa Yellow Submarine eh. Kasi medyo inabangan ko yung drop nila ng Yellow Submarine sila kasi tonto ako sa pangalan yung Toronto Tokyo. Sir Jus, disband na po ba yung team darling? Tingin ko, kasi yung lineup nila tuwing tournament lang yun eh. Plus wala naman sila yung sponsor, wala nagpapasahod. Tsaka depende rin yung ano nila, yung players nila depende sa availability. Kung sino yung mahatak. Ayun, this time nahatak si Abat, si Yowie. Si Jing. Wala naman naga, pero bakit may nai-slip? Labas ako dyan, boss. Baka hindi ako yun. Ay, nakasalubong. Ayun na, aray! Masakit yung Arcan Orb. Nakaparasma na, sakit. Tinan mo na ulit yung buhay niyo. Grabe kasi yung inti. Yun yung maganda sa parasma. Pag yung mga heroes na nag-inti user yung mga buibili. Pag mas... mataas kasi hit mo, mas mataas bawas ng parasma. Kay OD eh. Pinakasulit yan. OD tsaka siguro ano, kay Lancer. Kasi yung Lancer kasi kailangan pa mag-stack eh. Pero okay na din yun, no? 300k, hati-hati silang lima dun. Okay naman talaga. Okay na okay. Isa ka makita. But, hindi kayo org. Streamer lang kayo. Nagpapablang kayo araw-araw. Tapos may 300k kayo naman. Ang maganda yun. Wala silang ano, wala silang kahati dun. Sa kanila mismo yun. Ah, okay. Oo, tama. Sorry guys. Correct ko lang, yung Nigma pala, may na region na, hindi sila Western. Hindi na. Ayun, 60k sila, kada player. Sarap yun. Pwede sila mag-ano ron, labas lang, celebrate lang nila. Tapos pag may close qualifiers ulit na pwede silang mag-register, ganun ulit. Ayun, sakit. Boy, support lang yan. One part agad na damage sa boy doon ng Team Mercy. Pumasok si Dinosaur.
na yung BKB naman. So confident siya na hindi siya matatago basta-basta. At nasakal na sa leeg yung ulti dito. Pero makakarigus pa si Kiyotaka. Mukhang nandaan na yung kanyang Aghanim Scepter, saving himself at si King. Or rather sa Talik, nakapag-BKB oh. Faceless Void. Yun lang, patay pa rin yung Faceless Void. Wala mapatay si Void, nakrono siya. Talo pa rin. Yun yung maganda sa ano, yun yung maganda sa Aghanim si OD. Kitang-kita natin. Parang sabi natin meron ka na ring Aeon Dis at the same time. Pwede ka maubos mana mo. Pero pwede kang, pwede mo mag-in lang yun with the Arcane Orb eh. Tsaka may passive din naman siya after. Sabihin natin, magkaroon na siya ng 150 mana, pwede mag-proc ulit yun sa yung passive niya. Ano ba item da? Kaya pala, sakit na rin yung Gyro. Kanina pa natin, hindi napapansin na yung Gyro, no, Sir Mike? Parang, may lang natin siya nakita. Kasi kanina pang clash, ang pinapakita yung apat na heroes lang eh. So mukhang makakabasag ka ng isang set of rocks itong side ng 9 pandas. And without Void, without Chrono, parang hindi ko alam kung enough ba. Okay, taka. Uy, delikado. Aray! Aray ko po, 2 hits ng Arcane Orb. Monster kill. Para dito kay Kiyotaka. Napakadaya. Prapsy. Ay, grabe, may Enchanted Fever din pala kaya sakit. Masabi ba ngayon, Boss Jules, na Falcons vs. Nigma ang new rival sa Mena o Quest pa rin? Oh, pili ko! Quest pa rin ako dyan. Hindi, sabihin natin yung second, Quest tsaka Nigma. Pero first talaga, Falcons. Mayroon sabihin guys eh, ang iyo kasi, ang maganda kasi dyan, kumbaga, pwede, kuwari, tinan nyo, nagbigay opinion. Kayo, sa feel nyo, kung ano yung tamang opinion, sa inyo na yun. Kaya nga opinion. Kaya nga siya opinion. Ang bakit naman siguro, kuwari, nagbigay opinion, tapos kukontrain nyo. Eh, di sana, hindi na lang kinagtanong. Kuwari, ayan, tinanong nyo ako. Diba? Tapos sinabi ko yung opinion ko, tapos kinontra nyo ako. Nandi yun lang kayo nagtanong. Pag ganun. Gusto pala makapag-debate, Sir Sludge. Pag ganun. May cut si Jet Don Boss, yung manager. Oh! Mati! Pero hindi naman mataas, guys. Parang lumalabas kasi manager lang si si Jet. Pero hindi ganun kalaki. Pero syempre, cut is cut pa rin. Malaki tulong yun. Pero basta, nasa 50k pa rin talaga ano doon, at least 50k pa rin talaga per player. Masakit yun. Kahit sabihin natin ano, 60. Kahit yung malinis ata mga 50 or 55k. Pwede not. Wala ka namang ginagawa eh. Tsaka ano naman eh, parang saglit lang na tournament yun. Blacklist na mga katapat niyang Paragons, mabubulak yan. Mabubulag din yan. Ano? Mabubulabog. Yun. Ang gulo kasi ng chat mo eh. Hindi ko rin mabasa maayos eh, no? Hindi ko kasi mabasa maayos. Kaya mo mabubulabog pala. Yung pala yung kala ko. So, kung ano na nakikita ko. Oh! Dapat pa round sound to ha? Chrono? Oy! Nasa likod pero mapupunta. Mapupunta riyan. Si Solo dito sa may likod at magiging successful lang pero nakapag-link out si Kiyotaka. BKB ginamit na dito yung dalawang kilos ng Gyro. They are focusing dito yung Gyro Copter but he does have the Aegis. May Satanic din siya. So ito na rin yung fighting chance ng 9 pandas mga sir na buro sila sa may sanat ni si Clips. At ako po, nag-buyback na rin yung dalawang Yellow Submarine. Triple kill para kay Kiyotaka and this is gonna be hard for the rest of the gang ng Yellow Submarine. Maganda Chrono Spear sa may tatlo. Pero again, that's gonna be the first type of Gyro Copter at buhay na buhay pa rin si Kiyotaka with the passive. With the Aghanim Scepter at Atra Dark Lord, sakupin mo na ang mundo. Brr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 r
Aray, kasama aray. Pa dito si Erase at na-erase siya. Get off my lawn, sabi ni Dark Lord. Ala, aray ko po, 2 hits ka lang yan. GG tinawal na, okay lang. And kinol na nga yung GG rito, guys. And 2-0 para sa side ng 9 Pandas. Walang kahirap-hirap. A hard business void game for the side of Yellow Sabaret. I think that's it for the game number 2. Summarize, Drafted. Nag-pack up kasi sila sa third pick nilang Gyro. Tapos, fourth pick silang CM. Parang, kung ikaw dito yung 9 Pandas, guess mo na agad, ay, Gyro Carry, support yung CM. Parang, nangyari, humina lalo yung drop dito ng Yellow Submarine. Dahil doon sa sinanong ginawa nila. May tindi ako pa kung fourth pick nila, mid eh. So, kung ikaw yung 9 Pandas, mapapaisip ka pa. Kaso wala. Nangyari na nangyari. Parang, hindi ko talaga bet yung last pick Primal Beast nila. Siguro hindi lang okay naman yun. Siguro Sir Mike, kung hindi nag-OD. Ayun lang. Ayun, na-OD yan talaga eh. OD game eh. Daming.
business boy, di tatago lang, wala pa silang pang kuha ng objectives. OD game, OD game talaga. Hirap. Tapos sobrang free farm pa nung ano, nung gyro, no? Hindi man lang nagalaw buong game. Pero ayun nga. Game number 2, nakuha ng 9 pandas at ang ating MVP, Matic Kiyotaka ulit with his OD. 13 kills, 0 deaths, 7 assists. Ang sarap ng buhay nung carry ng 9 pandas na si Dark Lord. Hindi na na problema dahil si Kiyotaka got this. Pero ayun, quick break lang kami ulit ni Sir Sluch at magbabalik kami for the game number 3 ng ating Grand Finals ng Eastern Europe na Elite League natin, mga sir.